tayo sa presensya ng Diyos. At atin po itinataas ang pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. So, purihin ang Panginoon sa umaga po ito. Tayo po ay dumating sa bahagi ng pakikinig ng salita ng Diyos. At gusto ko pong paksain ang paksa about spiritual growth. Karma, iba naman. At every Wednesday, Friday, pinag-aaral natin spiritual warfare and deliverance. So today, para maiba naman, no? Ay ang spiritual growth, topic na spiritual growth. Kaya ang title po ng ating teaching message, this is another teaching message, and I believe kapag teaching message, ay mas marami tayong nakukuha na knowledge, no? Kaysa sa ordinary exhortation or sermon. So, ang title po nito ay Four Keys to Spiritual Growth. Apat na mga susi sa paglagong spiritual. Ayan. At napakahalaga po nito itopic, ano? Ang spiritual growth ay progressive po yan. Lahat ng bagay sa Kingdom of God, lahat ng gagawin natin at lahat ng ginagawa ng Diyos ay progressive po. Kung tawagin ko yan, personal, tinatawag ko the law of progression. No? Meaning, hindi bigla. Unti-unti. Lahat. No? Maging sa pagbubuhos ng Diyos ng pagpapala sa atin, ay progressive din. Meaning, bago tayo pagpalain ng Diyos, ay titiyakin ng Diyos na tayo ay hindi bibitaw o hindi natin pagpapaliksa sa anumang blessing matatanggap natin, kundi we are ready to receive the abundant blessings of God. Ano? At pag ready tayo, talagang fully, God will bless us. And it is God's desire na always to bless us. Yan ang desire ng Panginoon. Sino ba naman ang magulang o tatay na ang kanyang anak gustong magdahop o gustong maghirap o gustong malasin? Walang gano'n, walang matinong tatay na gano'n. Eh lalo ng ating Diyos. God always wants to bless us, no? Ngayon ay bago maibigay ng Diyos ang mga gusto niyang ibigay sa atin, titiyakin ng Diyos na we are ready to receive His blessing. We are ready to receive, no? Yung pagpapala na gusto niyang ibigay sa atin. We are not after the blessings. Gusto pong itama natin ating puso that we are serving God not because we will receive blessings or reward. Mali po yung motibo na yun. We are serving God because we love the Lord Jesus Christ who gave His life for us. He paid the price of our sins through His precious blood. At dahil dyan, minahal tayo ng Panginoon. Siya ang una nagmahal sa atin. Kaya gusto natin na mahalin ng Panginoon ng higit sa lahat ng pagmamahal at walang hihigit pa sa Kanya. Siya ang number one sa atin. Ano po? So, ganyan kasi napakabuti ng Diyos sa atin. Kaya dapat mahalin natin. At ang motive ng ating puso, hindi dahil sa God will bless us, God will reward us, God will prosper us. Ano? Hindi po yon. We must serve and love God kasi He is God. He is worthy to be praised, to worship, to serve, no? At mahalin. Naglilingkod tayo sa Kanya dahil mahal po natin siya. So, kapag ang isang manampalataya umabot na doon sa level na naglilingkod siya sa Diyos, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa Diyos, masasabi natin na umaabot na siya doon sa kalaguan, no? Na antas na mataas na level. Okay, marami po ako ipapaluhan dyan. Samantala, tayo po ay mag-pray muna. No? Buksan natin ang salita ng Diyos through prayer. Hingi tayo ng revelation sa Panginoon. Thank you, Lord. Heavenly Father, we come into your presence once more in the name of the Lord Jesus Christ, our Lord, our God, and our Savior. Panginoon, hinihiling po namin sa iyo sa umagang ito to refresh us, Lord, to immerse us in your presence, in the presence of the Holy Spirit. Let us submerge ourselves, Lord, and enjoy your presence, the fullness of your presence. And Father, we ask you, Lord, to anoint us once again
with the anointing of wisdom and revelation, so that we may understand the deep things of the Holy Spirit, so that we may receive the revelation knowledge of your words. Hindi lamang informative knowledge, hindi lang experiential knowledge, kundi revelation knowledge, Panginoon, na pinakamahalaga sa amin. Without this revelation knowledge, hindi ka namin lubos na makikilala. Without this revelation knowledge, hindi kami lalago ng malagong malago. It is your dream, it is your desire na kami ay magsilago into the fullness of the stature of the Lord Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit, our teacher, our God. Purihin ang Panginoon. And all glory belongs to Jesus. Amen, amen. So praise God. Ang pangarap po ng Diyos, tayo ay lumago spiritually. Alam niyo itong paksa natin ito, ito ay base sa prophetic dream na binigay po sa akin ng Panginoon noong isang gabi, no? Dahil na naginip ako, I believe, yun ay prophetic dream na may mensahe sa akin ng Panginoon. And in that dream, napanaginip ako na umaakit ako sa mataas na stairs. No? Mataas na stairs, pataas na napakataas, papunta sa taas. Hindi ko alam bakit ako'y umaakit doon. Habang ako'y umaakyat, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta pami nagputo sa akin na umakyat ka sa mataas hanggang sa dulo. At doon sa daraanan sa taas, hindi bago yung hagda, luma yun. No? Pero maayos naman. Merong isang baitang na may crack, butas. Hindi halata. At doon ko'y tatapak ay nakita ko ito. At sabi ko, may delikado ito, dapat maayos ka agad to. Kasi kung merong tutungtong dito, hindi alam na ito ay marupok na, pwede siyang mahulog at ikamatay niya. Ay tinignan ko, napakataas na. Wala siyang, hindi siya bubuhayin ang taas na ito. At nilakdawan ko yun, naging aware ako. Then, patuloy ako umakit sa hagdan hanggang sa nakarating ako sa isang story na malawak, hindi naman kalakihan, tama lang. Malawak dahil doon ay isang bahay, old house, na walang furnitures, wala kahit iso. Isa, napansin ko lang na mayroong isang folding na divider sa isang sulok. At ako ay pumunta doon, di ko alam kung saan pumunta. Mayroong isang upuan, umupo ako. At doon ko'y umupo, mayroong nagbigay ng pahiwatig sa ibaba na ako ay tinatawag na at ako'y magme-mensahe na. Eh kaya ako umakit doon pala to pray, no? And to study, to prepare myself to bring the word of God to his people. Eh may nagbigay ng budget sa ibaba na tinatawag na ako at ako'y magme-mensahe. Pagdating ko doon ay sabi ko, teka, magme-mensahe. Hindi pa pala ako nakakagawa ng message. Ano message ang imemesahe ko? At para ako nag-cramming at nataranta sa akala ko mamaya pa. Hanggang sa binigay sa akin ng Panginoon yung Acts 5:32 na ang Holy Spirit ay binibigay sa mga tao na sumusunod sa Kanya. Sabi ko, tama, ito yung imemesahe ko. But the problem is, hindi ko pa na-expound, hindi ko pa na pag-aaralan. At pagkatapos ay, ako'y nagising. At ako'y nagising, maraming message ay binigay ang Panginoon about spiritual growth. Yung pag-akyat ko sa hagdan ay nagre-represent na antas ng promotion ng Diyos, antas sa pagtaas sa level ng panampaltaya, it represents spiritual growth, growth in our faith, no? At promotion ng Panginoon. Promotion ng Panginoon at paglagong spiritual from one level to another level to another level to another level. Ay napansin ko merong crack yung isang baitang. Ito sabi ng Panginoon, habang ang Diyos ipinopromote tayo sa from one level to another level to another level, mag-iingat tayo kasi in every level there is a devil.
In every level, there's a David. Ibig sabihin, in every level of God's promotion, meron tayo ma-encounter na kalaban, test, trials, temptation, at attacks from our enemies, the devil. At be aware, be prepared, on God, dapat tayo. Kaya sabi sa 1 Peter chapter 5, verse 8, be sober, be vigilant. Sa Amplified, gusto ko isali sa Amplified Classic, at sabi, be balanced, be balanced, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, is like a roaring lion seeking whom he may devour. So ang kalaban daw natin na si Satanas, parang leon, hindi po tinawag na leon, dahil the lion of the tribe of Judah, walang iba kundi si Jesus. Ebi tinawag siyang like a roaring lion. Kasi wala siyang ginawa kundi gayahin niya ng gayahin ang Panginoong Yesus. Wala siyang ginawa kundi gayahin ang Diyos. Ang tunay na lion si Jesus, siya, impostor. Kaya like a lion lang siya. At siya, very busy siya. Very busy siya. 24 hours, 7 days a week. Hindi siya natutulog. Pati ang kanyang hukbo, hindi natutulog. At plano silang plano, how to destroy our lives, how to destroy the ministry of the Lord, how to attack us. Yan ang plano silang plano, double time sila. Kaya tayo, dapat double time din. At dapat lagi tayong aware, nakabantay. At sa Amplified, yung 1 Peter chapter 5, verse 8, ang sinabi doon, be balanced. Maging gising, maging handa, at maging balanse. Marami ngayon ang sumisiyan lang po, mga matitindit, matatanda ng mananampalataya, mga matatandang theologians nito, na sumisimple lang sa doctrine. Bakit hindi sila nagiging balanse? No? Basta may pumasok sa isip niya na magandang pakinggan, magandang ituro, maraming mabibless, kahit walang scriptural foundation o kahit walang supporting scriptures, eh kanilang inire-release at pinapangaral. Kaya marami ang hindi nagiging balanse. No? Marami sumisimple lang ang doctrine. And finally, pag in-embrace niya yung mali na merong halong lies, eh, bandang huli, mabubulag siya ng lies yun kasi poison nyo. Poison doon sa kanya, ituro. Kagaya ng isang manugan, lagi ko na example ko, patay na kasi yun. Pero naging lesson sa atin. Napakagaling na theologian. Eh, in fact, isa yun sa mga favorite kong teacher. Then bandang huli, bago siya mamatay, pinirits niya na Jesus is not the gospel. His death and resurrection is not the gospel. Sabi niya, do you know what is the gospel? The gospel is the kingdom, not Jesus. Ay, naku. Kahit ikaw ay paborito ko pa. Kahit ikaw ay pinapakinggan ko. Diyan tayo magkakahiwalay. Napakaliwanag sinasabi sa Bible, sa Corinthians, na the gospel is the Lord Jesus Christ. The gospel is death and resurrection. Yan ang gospel. Ang victory natin nandun sa pagkamatay at pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Yun ang gospel. Hindi yung pagkamatay lang. Kailangan kompleto po. No? Marami nangangaral yung pagkamatay ni Jesus sa cross, hanggang cross lang. Dapat isasama natin yung His resurrection. Sabi nga ni Paul, kung ang ating pananampalataya ay nandun lang hanggang doon sa pagkamatay ni Jesus at hindi siya nabuhay na muli, eh walang katuturan ng ating pagsampalataya. At hindi rin tayo maliligtas. Dahil ang kaligtasan ay dumarating sa atin kapag tayo nanampalataya doon sa Panginoong Jesus na Panginoon Diyos tagapagligtas at sa kanyang ginawa sa cross sa Kalbaryo. He died on the cross, he paid the price of our sins, then after 3 days, siya po ay nabuhay na maguli. That is the gospel. Umakyat siya sa Ama at umupo sa kanan ng Ama. That is the gospel of salvation. Pag kinulang doon, hindi gospel. Pag sumobra naman, hindi gospel. Pag inalis mo si Jesus, inalis mo ang death and resurrection, hindi gospel. At kapag hindi, ang foundation mo ay hindi ang tamang gospel at may pagkakulto, hindi ka lalago spiritually. Ang spiritual growth ay dumarating sa manampalataya kapag tama ang kanyang foundation. Pag tama, pag ang foundation mo ay kulto, hindi ka lalago spiritually. Disconnected ka sa Panginoon Jesus. Like for example, kapag ang foundation mo
ay naturuan ka na si Jesus hindi Diyos. Tao lang. Hindi po yan foundation ng message sa Panginoon Jesus. Pag ang foundation mo ay hindi Diyos si Jesus, kundi tao lang, there is no salvation. And you cannot be saved by that doctrine. No? Mahabang paliwanag po sa kanatang talakayan kung bakit ang tao hindi maliligtas kapag ang pananampalataya niya, si Jesus ay hindi Diyos. Sa ilang, ano, sa kanatang talakayan po yan, ano, malinaw po ang Bible. Na salvation dati sa tao kapag sinampalataya natin that Jesus is God who became man. Malaki paliwanag. Okay, dito tayo sa ating topic. Ano ang design ng Panginoon? No? It is God's desire that all people be saved. Maligtas. Ano? Tingnan muna po natin. Ang 1 Timothy chapter 2, verse 4. Ito. God ang tinutukin dito. Who wants all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. Ang Diyos, ang kanyang pangarap o desire ay lahat ng tao, hanggat maaari lahat ng tao sa buong mundo ay maligtas at makarating sa pagkakilala o magkaroon ng knowledge ng katotohanan. The knowledge of truth, the knowledge of the Lord Jesus Christ. Yan ang desire ng Diyos. Sapagkat ang gusto ng Diyos, lahat ng tao sa mundo maligtas. Hindi siya nagtatangi. God is no respecter of people. May mga doctrine na hanggang ngayon ay nandito pa, na ito'y na-create noong una pang panahon ng Reformation, na ang Diyos na'y namili ng ililigtas. And the rest na hindi napili, sorry na lang. Lahat pupunta sa hell, except yung mga napili at kung tawagin ay elect. Yung word na elect, chosen, elect, nasa Bible. Pero mali ang pagkaintindi. Pag tinanong sino yung elect sila. Hindi po namimili ang Diyos. Ang salvation ng Diyos at ang ginawa ni Jesus sa cross sa Kalbaryo is for the whole world. Pambuong mundo. Tingnan natin, no? Sa 2 Corinthians, nagsaset po tayo ng foundation. 2 Corinthians chapter 5, verse 15, ang sabi dito, and he, sino yung he? Jesus. He died for all. Namatay siya para sa lahat. No? So that those who live would no longer live by for themselves, but for him who died and rose on their behalf. So ano sabi dito? He died for all. So yung kamatayan ni Jesus is for the whole world, for the sake of the whole world. Eh katwiran nila. Eh kung for the whole world, kasi sa kanila, Jesus died for only few selected people. At yun daw yung mga elect. Eh kung for the whole world, ang sabi nila, bakit hindi lahat ng buong tao sa mundo ay ligtas? Mahilig sila sa logic. But daw hindi lahat ng tao sa mundo ay ligtas? Katwiran nga naman, ano? Kung ginawan Jesus na salvation, plan salvation is for the whole world, bakit hindi whole world ang ligtas? Pero may pupunta sa impyerno. Yun ang logic nila. Kaya delikado interpret ang Bible without the guidance of the Holy Spirit. Ang sagot doon, kasi hindi lahat ay nanampalataya sa Panginoong Jesus. Hindi lahat ay gustong lumapit sa Panginoong Jesus. Yes. Kaya sabi sa ni James sa kanyang letter, draw close to God and He will draw close to you. Draw near to God, He will draw near to you. Lumapit ka sa Diyos, lalapit sa iyo. At sabi ni Jesus sa kanyang pangaral, nakabukas sa kanyang kamay, walang lumalapit sa akin. Kailanman hindi ko itataboy lahat na lumalapit sa akin. Wala siyang itataboy. Open arms ang Panginoon. Ready to receive those who like to come to Him and believe. Ready ang Panginoon. Kasi ito yung panahon ng biyaya. Ito yung panahon ng grace. We're no longer under the old covenant. We are under the new covenant. And under the new covenant, ay ito po ay panahon ng biyaya. Panahon na ang Diyos nagbibigay ng libreng salvation. And all we have to do is to come to Jesus, believe Him, receive Him, accept Him, at tayo tatanggapin niya. We will be born from above. We will be born again. Ang problem, another na hindi balanse na aral na
ito'y kumakalat sa body of Christ. Ha? Yan po tinatawag na abuse. Abuse, abuso. Saan? Sa biyaya ng Diyos. Hyper grace. Bakit? Kasi sa hyper grace teaching, ay ang paniniwala nila, because we are under the grace, under the new covenant, wala ka nang gagawin. No? Kaya ikaw ay hindi manalangin o manalangin, magbasa ng Bible, hindi magbasa ng Bible, huwag kang makukunbit. Huwag kang magala. Kahit ikaw ay palpak, kahit ikaw ay tamad magbasa ng Bible, tamad manalangin, mahal ka pa rin ng Diyos. Of course, mahal ng Diyos. At, ibibless ka pa rin ng Diyos. Kahit tamad ka manalangin, magbasa ng Bible, o ikaw ay compromise, mahal ka pa rin ng Diyos. At ibibless ka pa rin ng Diyos. Dahil ang blessing daw ng Panginoon, according to them, ay base sa grace of God. Wrong again. Maling pagkaunawa sa biyaya ng Diyos. Alam nyo, ang biyaya ng Diyos, nakatali yan sa pananampalataya, nakatali yan sa obedience natin, nakatali yan sa humility natin, nakatali yan sa knowledge of the scripture. Pag lumabas sa scripture, walang grace of God. Ang grace of God, nasa loob yan ng knowledge of Christ. Pag wala sa knowledge of Christ at ang scriptural, ang teaching o foundation mo, wala dyan biyaya ng Diyos. The grace of God, nandun yan sa perimeter. Inside the perimeter of God's truth, God's knowledge. Yes. At lumalago ang grace through the knowledge of Christ. Sinabi niya sa 2 Peter chapter 1, verse 2. At ang grace of God ay bumabatay din sa ating kung paano natin tratuhin, anong attitude natin sa Panginoon. We must always be humble under the mighty hand of God, submitting ourselves under the authority of God's hand. Under the mighty hand of God's meaning, we're submitting our faith, our lives, under the authority of God. Ibig sabihin, sumusunod. There is submission, there is obedience. Humble ourselves under the mighty hand of God. Sa makikita yan, 1 Peter chapter 5, verse 6. Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, and He will exalt you in due time. Itataas ka ng Panginoon, pupromote ng Diyos ang buhay mo, and that is by the grace of God. Eh, ano dagat-dagat mo? Meron kang gagawin. Akala nung hyper-grace believers, once na ikaw under the grace, wala ka nang gagawin. Mali po yun. God's grace, God's favor and blessings, yan ay laging conditional. All the blessings of God, lahat yan conditional. Meaning, meron kang gagawin. Sapagkat ang covenant nito ay partnership po. We are God's covenant partner. And it is a partnership. God's covenant ay partnership po. Meaning, ang Diyos kumikilos, dapat ikaw ay umaagree sa Panginoon. Pag may sinabi ang Diyos, aagree ka, susunod ka. Meron kang gagawin. Hindi ka nakaupo lang o naghihintay sa blessing. No. Yan ang abuse of grace eh. No? Kaya meron pang sobrang extreme na grace eh. No? Yung narinig ko noon sa debate forum, nung nag-debate pa kami sa forum, na yung isang kausap namin dun eh, ang kalapanan ng palataya ay kahit hindi ka makarinig ng gospel, kahit hindi ka sumampalataya sa Panginoong Hesus, sapagkat ikaw ay napili na maligtas, kahit ikaw ay nasa bundok at hindi ka nanampalataya, hindi mo narinig ang gospel, you're still saved. Kasi hindi ka pa naipapanganak, pinili ka ng Diyos. Ay, mali po yun. Mali yun. Eh, para ano pa na nangangal tayo ng gospel. Go into all the world and preach the gospel to all nations, sabi ni Jesus, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. At sabi niya, those who believe and is baptized shall be saved. And those who will not believe will be condemned forever. So, ang biyaya ng Diyos, bumabate yan sa faith natin. Once you believe the Lord Jesus Christ and what He has done on the cross, doon marirelease ang biyaya ng Diyos. So, meron tayong gagawin. Ang grace of God, nakabatay po yan sa ating reaction sa ginawa ng Diyos. Sa ating pagkilos. Mayroong action. Ang grace of God, nakatali yun sa faith. Ephesians 2:8. Ang grace of God, nakatali yan sa humility.
First Peter chapter 5 verse 5. God resists the proud but gives grace to the humble. Sino binibigyan ng grace? The humble. Nakatali yan sa pag-increase ng knowledge natin. If we want to abound in the grace of God, kailangan masipag tayo. Seek the face of God, study His word, gain more knowledge from the scriptures. 2 Peter chapter 1 verse 2, na managana tayo sa biyaya ng Diyos, sa grace of God, through the knowledge of His truth. So nakatali yan doon. Hindi pwede pag-iwalin. Kaya sabi ng Panginoon, sabi ni James, draw close to God and He will draw close to you. Draw near to God and He will draw near to you. Malino po yun. Okay. Now, intro lang po ito. Punta tayo sa ating topic. Ang disya ng Diyos. Once na ikaw ay nanampalataya at pinanganak sa kanilang Diyos, ang sumunod na gusto ng Diyos mangyari sa atin, lumago tayo ng malago. Paglago sa spiritual, walang limit. There's no limitation in spiritual growth. Sa physical growth, meron pong limitasyon. Pag ikaw tumanda na at ikaw, kagaya ko, ako ay nasa 6-footer yata o 5'11", hindi na ako lumalaki. May hangga na sa physical. Pag ikaw pinanganak na lahi maliit, albawa 4 feet ka hanggang ikaw tumanda 4 feet, may hanggang 4 feet ka nila. Dahil yun ang lahi. No? May limitation sa physical realm. But remember this, church, in the spirit world, there is no such thing as paghinto. In the spirit world, there is no limitation. Ano mang iyong sampalatayanan, pag hindi mo nilimitahan ang iyong pananampalataya, as sabi ni Jesus, lagi siya sabi ni Jesus, be it unto you according to your faith. God will meet us according to the level of our faith. According to the level of our faith. Kaya one time, ang kanya mga alagad nagpapalay sa demonyo, hindi nila makasawad. At sabi ni Jesus, sabi nila sa Panginoon, but hindi po namin makasawad yung demonyo. Si Jesus, isasabi lang yan, nakasawad yung demonyo. Siguro, tagal na ayaw lumabas yung demonyo. Lord, bakit ayaw lumabas sa amin? Ang problema? Ang sabi ni Jesus, ang sagot ni Jesus, dahil sa inyong maliit na pananampalataya. So ayaw ng Diyos na maliit ang pananampalataya. Tingnan po natin ito sa Matthew chapter 17, I guess. Verse 20. Sabi ng mga alagad, that is verse 19. Matthew chapter 17 verse 19. Then the disciples came to Jesus privately and said, why could we not cast it out? Verse 20. And Jesus said to them, because of your meager faith or little faith. Ito po ay from NASB 2020. Napakagandang translation, no? Bago po ng NASB. For truly I say to you, if you have faith the size of a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Kung ikaw ay may pananampalataya sa original na Greek, kaya meron ditong reference, meron ditong sinabi na yung size, hindi size, kundi if you have faith, like a mustard seed. Hindi size ang pinag-uusapan. Sa iba naman translation na modern na mali, if you have faith as small as mustard seed, ay mali po yun. Hindi size ang pinag-uusapan dito, kundi yung wangis. If you have faith like a mustard seed. Anong point ni Jesus? Ang liit kasi ng faith nyo. Kung kayo may pananampalataya na kawangis ng maliit, pinakamaliit na binhi ng mustasa, walang limitasyon ang faith nyo. Masasabi nyo, sa bundok na ito, no, umusod ka, and it will move. No, in-exaggerate niya po, yung kanyang sinabi ni Jesus, hindi literal bundok, kundi it may be a mountain of problem, a mountain of, kung anumang problema o anumang sitwasyon,
they will move. They will depart. Eh, they will move and nothing will be impossible for you. So kung meron daw tayong pananampalataya na kawangis ng maliit, pinakamaliit na butoy mustard seed sa lugar nila, eh walang walang imposible sa faith natin. At si Jesus mismo nagsabi sa Mark chapter 9 verse 23, for sabi ni Jesus, if you can believe, all things are possible to you who believes. Wala limitation. Tayo lang ang naglilimita, ang tao. So ano ang faith na wala limitation? Yung kagaya ng mustard seed, like a mustard seed. Anong point ni Jesus? A mustard seed, maliit na bini. Pero once na itinanim mo yan sa lupa, inilagaan mo, it will grow up. Lalaki na lalaki, lalaki magkakaugat na malalim, tatabaya, lalaki. At magiging mayabong na mustard tree. Ayon sa nabasa ko, umabot ng 12 to 16 feet ang taas. Eh, napakaliit ng seed. Hindi po yung Tagalog na mustasa. Mustard seed. Yung sa Israel, yung isa sa pinakamaliit na seed. Pero mamis ka, lumalaki at tumatas sa malaki-malaki. Once na itinanin, dinilig, inilagaan, pinutekta. Ganyan ang faith natin. Palalaguin natin. Palalaguin. Meron tayong gagawin to build up our faith. Meron tayong gagawin para lumaki at tumibay ang ating pananampalataya. No? And of course, through the word of God. Romans chapter 10, verse 17, faith comes by hearing, hearing by the word of God. So meron kang gagawin. You must hear or you must read the word of God. May gagawin ka para lumaki ang iyong faith. You must feed your faith with the word of God so that it may grow up exceedingly. At lumagong malumago. At pag malagong malaki na yung punong kahoy, makikita mo yung bunga. Lahat ng punong kahoy lumaki na nagbubunga. Walang punong kahoy nagbubunga ng maliit. It must grow up. So ganun din, ang mananampalataya, hindi na mapalayas yung demonyo kasi ang liit ng pananampalataya nila. Ayaw ng Diyos na ang tao ay may maliit na pananampalataya. Ang gusto ng Panginoon, ang tao may faith na dinidevelop. Sapagkat ang paglago at pagdevelop ng pananampalataya natin is progressive. Lahat progressive. Okay, basahin na natin ang scripture natin. Ano? Lahat po progressive. Basahin ko muna ito. Meron sinabi sa Bible na yung salitang from faith to faith, from grace to grace, from glory to glory. Basahin natin Romans chapter 1 verse 17. Sabi dito, for in it the righteousness of God is revealed from faith to faith. Nahayag ang katuwiran ng Diyos mula sa pananampalataya sa paglago ng pananampalataya. Mula sa isang level ng pananampalataya to another level of faith. Meaning from faith to faith. Meaning gradually, progressively, ito'y lumalago. No? Ang faith. As it is written. But the righteous one will live by faith. At sapagkat nasulat, ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Kapag ikay nabuhay sa pananampalataya sa Panginoong Jesus, because you are the righteousness of God, lalago ka. Once you live by faith, hindi ka umalis sa pananampalataya, lalago ka ng lalago from one level to another level, from that level to another level. Lalago ka. No? Then, in every level na paglago, meron ka ma-encounter na another devil. From one level to another level, every level, there's a devil. May ma-encounter kang test, trials, temptation, attack from the enemies. Pero huwag ka madidistract. Magpatuloy ka sa pananampalataya. Live by faith. Sapagkat ang tunay na nananampalataya sa Panginoong Jesus will experience tests, trials, even attacks from the enemy. Iaalaw ng Panginoon. Why? Gusto ipakita ng Diyos kung gaano ka katatag. At ang binibless, ang itinataas ng Diyos, ang pinalalago ng Diyos ay ang mananampalataya na nananatiling nabubuhay sa pananampalataya. Ano man mangyari, hindi siya aalis. Established in his faith, established in the word of God. Hindi siya umaalis. Yun ang tunay mananampalataya. Alam niyo ang salitang faith. Faith.
Sa Greek ay pistis, P-I-S, pistis. At alam niyo po ba ang Greek word din ng faithfulness or faithful ay pistis din. Iisa. Kaya malaman sa Bible kung referring ito sa faith or faithfulness, but actually isa yan. Meaning, ang tunay na Bible faith, ang tao na merong tunay na Bible faith ay yung tao na faithful sa Panginoon. At malaman natin kung sa tao ay faithful kung despite na may mga attack ang kaaway, may mga kahirapan sa buhay, may mga tests and trials, nananatili siyang tapat sa Panginoon. Yan ang tunay na tao who live by faith. He is faithful. Because faith and faithful iisa sa Greek pistis. Ang tao may malaking pananampalataya ay hindi yung marami kang material blessing o marami kang properties at pagmamalaki mo, kita nyo, pinayaman ako ng Panginoon dahil malaki ang pananampalataya ko. Ay, nauso po yan ng 70s, 80s. Na pagka wala kang material things, wala kang maraming pero, wala, hindi ka prospero sa material financially, titingnan ka minsan, parang ang liit ng faith mo, Brad. No? Ang tunay na may malaking pananampalataya, hindi yung tao na maraming material things, hindi yung tao maraming blessing, hindi yung tao na mataas ang posisyon, hindi. Ang tao may malaking pananampalataya, malalaman mo sa pagsubok. Kung despite na maraming attack, maraming test, trials, pero sa kabila ng lahat na yan, hindi siya nagbago ng pananampalataya at pag-ibig at paglilingkod sa Panginoon, kundi bagkos lalong nag-increase ang kanyang faith, lalong nag-increase ang kanyang love, lalo siya naging tapat sa Panginoon. Yan ang tao masasabi natin na merong real Bible faith in his heart. At siya ang taong matured spiritually sapagkat hindi siya natitinag ng anumang pagsubok. Malaki ang faith niya. Bakit? Hindi mo siya napapinig. Kita niyo ng panahon ng Dark Ages. Panahon ng mga apostles, ay, ang mga manpalitan time na yon ay dinadala sa arena ng mga gladiator. Doon sa lugar na pinaglalaban ng mga gladiator. Patayan din mga gladiator. Minsan, minsan mga Christian pinaglalaban din. No? Survival. At panahon ni Nero, tinipon ang mga Kristiyano doon sa gitna ng arena at walang ano, bigla pinakawalan ang mga leon na matagal na hindi pinapakain kaya gutom na gutom at sinunggaban ang mga Kristiyano, mga walang ginawa kundi lumuhod na lang at inihanda ang pagpunta nila sa Panginoon. At pinaghiwa-hiwalay ang kanilang mga bahagi ng katawan, pinutol ang mga kamay, ang mga ulo na pugo dahil sa nilapan ng mga leon. At ayon sa history ng pinulat na ng mga Roman soldiers, yung mga labi nila, yung mga bangkay, yung mga pugot na ulo, ito yung nasa history po ito, na-amaze ang mga Roman soldiers, bakit yung mga nakupulat nila mga putol na ulo, mga naka-smile, mga nakatawa. Nag-iisip ako siguro nung nagpe-pray sila, nakita nila ang Panginoon. Kaya naka-smile. Mga naka-smile. Ano ba ito mga Kristiyano ito? Mga naka-smile ng pugot na ulo. Nasa history po yan. At sila'y nagtagumpay hanggang wakas. I-deny mo lang ang iyong faith. Pakakawalan ka namin. Never. Sino ang Lord mo? Si Jesus o si Caesar? Jesus is Lord. Pugot ang ulo mo. I-deny mo lang na si Jesus hindi mo Panginoon. Ang Panginoon mo si Caesar. Malaya ka na. No, never. Kagaya ni Polycarp, disciple ni John, i-deny mo lang pagiging Kristiyano mo, i-deny mo lang si Jesus. Malaya ka na. Si Jesus, pinaglingkuran ko. Ni kailanman, hindi niya ako pinabayaan. Ni kailanman, wala siyang ginawa masama sa akin. Hindi magbabago paglingkod sa kanya. Eh, sinunog si Polycarp. At habang nasusunog siya, ipinanalangin para ni Polycarp ang kanyang mga kalaban. Masumunog, Lord, patawarin mo silang gumawa nito sa akin. See?
Ano mga klase tao yan? Yan mga taong heroes of faith, may mga malaki pananampalataya. Not because they were so blessed materially, but because hanggang panganib na natili sila na naglilingkod sa Panginoon. Yan ang umabot sa kalaguan, no? So from faith to faith, from one level to another level, and it is progressive. Hindi mo pwede biglain yan. Sa kaharian ng Diyos, lahat ng ibibigay sa atin, progressive. Lahat ng gagawin ng Diyos, progressive din. Yes. Even noong si Jesus nagkataong tao, progressive din. Imagine from the Garden of Eden, Genesis chapter 3, ipinangako na ng Diyos, nag-prophesy ang Panginoon himself, na darating ang tagapagligtas. The seed of the woman will crush the head of the serpent. Pinrapisay na. First prophecy na may darating na Messiah, tagapagligtas, who will destroy the kingdom of the devil. Sino? Si Jesus. Then, umabot ang ilang panahon. Yan ay from Adam to Jesus. 4,000 years. From Jesus hanggang sa panahon natin ngayon ay humigit na 6,000 years. So sa loob ng 4,000 years, mababasa natin sa Bible na patuloy, progressive, palinaw ng palinaw, ang prophecy about the coming Messiah. Then finally, dumating na nga. God became man. After ng ilang panahon, sa loob ng 4,000 years, progressive prophetic word na revelation about the coming Messiah. Progressive. So sabi dito sa John, tingnan natin yung John chapter 1 verse 16. No? For of his fullness we have all received, and grace upon grace. Na sa kapuspusan ng Panginoong Jesus, nagsitanggap tayo ng kanyang kapuspusan. No? Kaya sabi nga sa scripture eh, Jesus, si Jesus ang completeness natin, si ang fullness natin. At ang sabi dito, and grace upon grace, mula sa isang biyaya patungo sa another level of God's grace, pataas ng pataas. May measure po ang grace, may measure din ang faith. No? Ito'y lumalago, progressively nag-i-increase from one level to another level. Okay. Yung pong grace of salvation, lahat tayo pantay-pantay niya. Na-save tayo by God's grace through faith, no? Then after the grace of salvation, may another grace na nire-release sa atin to bless our lives and to empower our lives. At yung second work of grace na yun, nandoon na yung power, gifts of the Spirit, ano, anointing, sa calling natin, sama-sama na. Yun po ay nag-i-increase. Yun na nag-i-increase. May measure yan. Kaya, the more na kayo lumalago sa karunungan ng Diyos, no, eh, the more din na nag-i-increase ang knowledge, ang grace of God. Tingnan niyo ito, no? 2 Peter chapter 1, verse 2. Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. Sa CSB translation ay, through the knowledge of God. Meaning, the grace and peace of God will multiply upon our lives through the knowledge of God. The more we receive knowledge from His Word, the more na mag-i-increase ang level or ang size, ang measure ng grace of God sa atin. Kaya hindi tayo pare-pareho ng grace of God. No? At ang grace of God nag-i-increase, yumayaman yan, lumalaki, the more you act on your calling. Meaning, the more na ikaw ay nabuhay at kumikilos ka, sumusunod sa Panginoon, ayon sa pagkatawag sa iyo, the more it will increase, it will multiply. Pero pag ikaw ay may calling at lumabas ka sa calling mo, do you know that our anointing follows our calling? Pag lumabas ka sa calling mo, halimbawa, ikaw ay prophet, no? Ayaw mo maging prophet, gusto mo ay pastor. May ibang motive ka, pumunta ka sa pagpastor. Ibang motive mo. Iniwan mo yung calling ng Panginoon. Hindi susunod sa iyo ang anointing. Sasablay ka. Kakamali ka. At
And the grace of God will not abound towards you. Bakit? Kasi ang pagsagana ng biyaya ng Diyos, eh kapag ikay na natili sa calling mo, and you're doing the works of God, meron kang obedience. Obedient sa puso mo, sa Panginoon. You're obedient to God's command. Mag-i-increase yung level ng grace or mag-multiply. It will abound. Kaya the more you abound in the knowledge of God, the more that grace will increase in measure. And the more the grace of God mag-increase sa measure, abound sa buhay mo, and the more din naman, nalalo ka makatatalos ng malalalim na knowledge, revelation, knowledge from the scripture. That's true. Now, from faith to faith, from grace to grace, now from glory to glory. Second Corinthians chapter 3, verse 18. But we all with unveiled faces, looking as in a mirror at the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as from the Lord, the Spirit. Na tayo daw, na walang takip ang mga mukha, ay tulad siya, tumitingin sa salamin na nakikita natin ang kaluwalhatian ng Panginoon, ay nababago tayo, natatransform into the same image. Nagiging kahawig tayo ng Panginoong Yesus pag tumitingin tayo sa salamin, no? Na nakikita natin ang kanyang kaluwalhatian. Nagiging kahawig tayo ng Panginoong Yesus from glory to glory. So meaning, nag-i-increase yung measure, yung level ng glory ng Diyos na ibinigay sa atin. The more na ang glory ng Diyos ay mag-increase ang measure sa ating buhay, the more you will become like Jesus. At sabi dito, tulad sa tayo tumitingin sa salamin, ano yung salamin tinitingnan natin? The Word of God. The more we read, the more we meditate, the more we study the Word of God, the more din na nakikilala natin ang Panginoong Jesus. At lalo tayong napapalapit sa Kanya at nakikita natin ang Kanyang kaluwalhatian sa Kanyang salita, then we will grow up from glory to glory. From one level or measure of God's glory to another measure of God's glory. Alam niyo kung ano yung glory? The riches and wealth of heaven, of God's kingdom, it is the weightiness of God, it is the manifestation of God's presence upon our lives. Sa mga deliverance, lagi testimony ng mga na-possessed na delivered sa pangalan ni Jesus. Kaya sabi nila, pag tinanong, but hindi kayo makatitig sa mata namin. At kayo nakagalo. Ano ba nakikita? Nakikita namin, kayo mga Kristiyano, ang liliwanag ninyo. Meron kayong liwanag, para kayong mga fluorescent light. Yung iba parang sikat ng araw. So may pag-increase. And one time, tinestify ng former Satanist, possessed by, I think, 23 demons. Ang mission niya to destroy the lives of Christians or pastors, no? Maghasik ng gulo sa division, sa church, sa body of Christ. Mayroong church na nabiktima siya. Talagang nawasak yung church. Hindi ko nagkukwento. Pero sabi niya, pero na-born again siya. Naging evangelist siya. Lahat ng isinuka niya, lahat ng kinain niya na puso ng tao during the satanic worship, isinuka niya. Yung mga puso ng tao. Every time na babanggitin niya ang pangalan Jesus, sumusuka siya. Every time na magpe-pray, na siya babago pa. Sumusuka siya. Sinuka niya lahat yung mga puso ng tao kinain nila during satanic worship. At sabi nung isang pastor na nagpahiram nung testimonial tape na yun, tape pa nung araw, 3 hours ayaw matapos, naputol. Eh nung pinag-pray ng mga pastor, pinaligyan ng mga pastor, kasi nga nag-testify, binago ng Panginoon, abay, ayaw, basta kagat iwan ng demonyo, isa dyan naman gano'n. Pumalag!
bumalik yung mga demonyo, pumalag. Ay siya i-consecrate, ipinapag-pray. Ay nag-manifest yung mga demonyo, ay sumuka siya. Sabi nung pastor, nakausap nung kaibigan ko, nagpahiram ng type sa akin, pastor, naku, maniwala ka, first time kami nakakita, no, yung mga sinuka niyang laman, pagbagsak sa sahig, nangangatal, nanginginig, buhay na laman. Probably may demon spirit yung sinuka. So, meron na born again yun. At as siya mismo nagsabi, nakikita niya, kung sino yung mga Kristiyano who are filled with the Holy Spirit at kung sino yung Kristiyano na hindi filled with the Holy Spirit. Alam niya kung sino yung Kristiyano na prayerful at laging nasa salita ng Diyos. Alam niya. Anong palatanda? Ba't niya nalalaman? Alam din niya yung mahinang Kristiyano. Alam niya kung bakit? Anong bata niya? Sabi niya, pag mainit na Kristiyano, filled with the Holy Spirit, babat sa salita ng Diyos, babat sa prayer, ang kapal ng glory ng Panginoon sa kanya, nakalukob. Yun ang protection niya. And I believe yun na tinutukoy sa Romans 13 verse 12 na put on the armor of light. That light is the glory of God, which is our armor. Protection. Takot sila doon sa glory ng Panginoon, nakalukob sa mga Kristiyano. Pero nung one time niya pinuntahan ng church, sa, gusto ko po umatin dito, nagpanggap siya. Saan po bang pastor niyo? Gusto ko makusap. Eh, ito pastor namin. Nakatawa siya, sabi niya sa kanyang Panginoon, sa mga demonyo, Panginoon, kaya ko ito. Alam niyo kung bakit? Ang nipis ng glory ng pastor. Alam niyo kung bakit? Meron palang hidden sin. May compromise. Nalaman yung pastor may asawa pero may girlfriend sa Amerika. Yes, compromise. Kaya ang nipis ng ano. Eh lumabas yung matanda, nababad sa prayer. Matakot siya, matanda. Dahil nakita niya kahit matanda, ang laki ng glory ng Panginoon. So may size, may measure yung glory. And God wants us to increase in the glory of God from one level to another level, from one measure to another measure, from glory to glory. And the more na you increase in the glory of God, the more you will become like Jesus. Yan sinabi dito eh. Ulitin ko. 2 Corinthians 3:18. But we all with unveiled faces looking as in a mirror at the glory of the Lord are being transformed into the same image from glory to glory just as from the Lord, the Spirit. So, ang faith, wala limitation. Ang grace of God, wala limitation. Ang glory ng Diyos, wala limitation. It is a progressive blessing from the Lord. And even our spiritual growth ay wala limitation. Progressive din. Progressive. Maging yung pagkakataon tao ni Jesus, di ba? Ulitin ko lang sa inyo. Progressive, pati yung prophecy. Habang tumatagal, palinaw ng palinaw. Ganon din ang revival ng knowledge, revival of the Word of God in these last days. Tandaan nagkaroon dark ages, sinara ng Bible, tinanikala ang Bible, binuksan ni Martin Luther, nagkaroon Reformation, at unti-unti na-restore yung mga hidden doctrine, hidden knowledge, na-restore unti-unti. At hanggang sa dumating tayo sa panahon natin ngayon, complete, yung mga natago ng mga teachings sa mga apostles ay in-expose ulit natin ng Panginoon ngayon at nasa atin na. Yung iba, hindi naman nakaalis na doon sa limitation. At hanggang doon lang sila sa tapos na ang Himala, tapos na ang manifestation ng Holy Spirit, wala ang gifts of the Spirit, wala ang apostle at prophet, meron evangelist, pastor lang, at teacher, in teacher, Sunday school teacher yan, ang mga bata. Mabawi yung pangunawa. So, hanggang doon lang sila, ayaw nila umalis doon. At kung tawagin po yan, cessationism. Naninang ang doctrine na cessationism. They are cessationist people who believe the Bible, pero ang Bible may limit na. Pati yung ginawa ng Panginoon, yung gifts of the Spirit ay inalis na. No? Maraming inalis. Miracles, wala na niya. Wala na niya. And that doctrine was developed by John Calvin. Sorry po sa mga Calvinists. Nasa ano naman yan eh. Kahit i-google niyo sa Wikipedia, nandun yan eh. Si John Calvin nag-develop ng doctrine ng cessationism.
Ako po, hindi ako cessationist. Ako po ay continuationist. I still believe in the power of the Holy Spirit. No? Yun naman sabi ni Paul, eh, no? Na ma-establish tayo. No? Not in the word of man, but in the power of God. No? So, ngayon, I still believe that nandyan ang gifts of the Spirit, nandyan ang fivefold ministry gifts, walang inalis ang Panginoon, tao lang nag-aalis. Pakita mo ang scriptures kung nasa sinabi sa Bible na mababawasan ang fivefold ministry gifts. Apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Show me the scriptures. Kung meron, ako magpapakita. Pakikita ko na hindi nagbabawi ng gifts ang Panginoon, hindi nag-aalis, walang inaalis, hindi tayo papagkukulangin ng Diyos sa mga kaloob. Basahin natin, ano? 1 Corinthians chapter 1 verse 6. Ito. Tandaan nyo, ang letter sa Corinth ni Paul is about the gifts of the Spirit. At kanya nga binalanse, nagturo siya ng love sa chapter 13 ng 1 Corinthians. Magulo yung church sa Corinth. Ang dami nilang gifts, nagmamanifest yung gifts sa kanila pag sa ordinary believers. So ang mga gifts, hindi lang pang-apostle yan. Even sa Corinth, pati yung mga, sa Corinth na carnal Christian, nagmamanifest ang gifts. Yes. At kinukorek ni Paul, nabasa niya 1 Corinthians chapter 12, 13, 14 about the gifts of the Spirit. Then command siya, nagturo siya ng love. Without love, walang katuturan yung mga gifts niya. No? Now, Corinthians about the gifts of the Holy Spirit. The manifestation of the gifts of the Holy Spirit. 1 Corinthians chapter 1, verse 1, 6. 1 Corinthians chapter 1, verse 6 and 7. Okay. Just as the testimony concerning Christ was confirmed in you, so that you are not lacking in any gift as you eagerly await the revelation of our Lord Jesus Christ. So ano sabi dito? Hindi daw papagkukulangin tayo sa kaloob. Tingnan natin sa CSB. So that you do not lack any spiritual gift as you eagerly wait for the revelation of our Lord Jesus Christ. Kailan marireveal uli ang Panginoong Jesus? Sa muli ng pagbalik. Hinihintay natin pagbalik ng Panginoon. Ibig sabihin, during church age, sa ngayon, walang inaalis sa Panginoon. Hindi tayo papagkukulangan sa anumang kaloob. So kung meron teaching sa body of Christ na nag-exist nga na sinasabing wala na spiritual gifts, that's not from God. And in fact, that's from the devil. Bakit? Si Satanas, gustong-gusto niya alisin ang gifts of the Spirit or any kinds of gift sa body of Christ. Walang naalis ang Diyos sa gifts. We believe in one God. And in that one God, there are three divine personalities or three divine persons. Sino-sino yun? The God the Father, God Jesus, God the Holy Spirit. Bawat isa sa kanila, sila ang bumubuo ng isang Diyos. Bawat isa kanila may gifts sa tao. Ang gift ng Ama ay salvation. Si Jesus, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Bakit hindi lahat ng tao sa mundo maliligtas? Kasi hindi lahat sumasampalataya. Pero open ang salvation sa lahat ng tao. As sabi ng Panginoon ni Jesus mismo, John 3:16, whoever believes in Him, in the Son of God, shall have everlasting life. No? Shall not be condemned, but have everlasting life. Ang gift ng God the Father sa atin ay salvation. Si Jesus ang salvation. Ang gift ni Jesus sa atin, now that we are saved, ang gift sa church sa atin, we are the church of the Lord, ay ang fivefold ministry gifts. Ephesians chapter 4, verse 10 hanggang 13. Ang gift ng Holy Spirit, ano yung ministerial gifts? Ito regalo Jesus. Apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Ang gift naman ng Holy Spirit matatagpuan sa 1 Corinthians chapter 12 chapter 13, chapter 14, the nine gifts of the Spirit na regalo ng Holy Spirit sa church ay ito to empower the church.
To bless the church with this power so that we may do the works of God. Ano niyo? Speak in tongues, interpretation of tongues, prophecy. Yan ang gift of utterance. Now, merong another set of group. Group of revelation. Word of knowledge, word of wisdom, and discerning of the Spirit. Then yung another group. No? Tatlong groups yan eh. Group of utterance or speaking, group of revelation, and group of power. Yung last group ay gift of faith, gifts of healing, and working of miracles. Dinibay sa tatlo. So siyam lahat. Those are the nine gifts of the Holy Spirit. So bawat isa persona or divine person may gifts atin. Walang inalis. Kaya kung alis yung gifts of the Spirit, alisin na rin ang gift of salvation. Kung alisin mo apostle, prophet sa Bible ministry gifts, alisin mo na rin ang gift of salvation. That's the rules. Pag may inalis kayo, alisin mo na lahat. Pag may binigay ka, sama-sama, tanggapin mo lahat. Okay. So yan, bigay sa atin ng Panginoon. Now, ang isa sa napakahalagang regalo sa atin ni Jesus, yung fivefold ministry gifts na magdadala sa atin sa maturity, sa spiritual growth. Ano-ano yun? Mababasa po natin sa Ephesians chapter 4, verse 10 hanggang 13. No? Tingnan natin. Ephesians chapter 4, verse 10 hanggang 13. To one who descended is also the one who ascended far above all the heavens to fill all things. Si Jesus po yun. No, siya bumaba sa lupa, siya umakyat sa langit. Nung pagkakit na sa langit, nagbigay siya ng regalo sa church, sa atin. And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors, some teachers. Diba? Ano po? Anong purpose ng fivefold ministry gifts? Kung bakit hindi inaalis ng Panginoon? Verse 12. Equipping the saints for the work of the ministry. Para maihanda ang mga banal. Tayo yung mga banal ng Diyos. Mapalago tayo. Para sa gawa ay ministeryo. Para sa Panginoon. To build up the body of Christ. Para lumago ang katawan ng Panginoong Yesu Kristo sa espiritual na kalaguan. Verse 13. Until we all reach unity in the faith, hanggang sa tayo magkaisa sa pananampalataya. Tanong, magkaisa na ba tayo sa pananampalataya? Ay magkakahimulay pa tayo. And in the knowledge of God's Son, at tayo lumago sa karunungan ng anak ng Diyos. Ito pa, lumago na po ba tayo sa knowledge of the Son of God? Hanggang ngayon, nagpapalago pa tayo. No? Growing into maturity. Nag-mature na po ba tayo? Yung iba, nag-mature spiritually. Pero, referring to this verse, ang maturity ito ay hindi pa natin naabot. Alin? Itong maturity nito na pangarap ng Ama sa atin na ito, growing into maturity with a stature measured by Christ's fullness. No? Sa NASB, tingnan natin. Until we attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a mature man, mag-mature tayo because of the fivefold ministry gifts, because of apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher, regalo po sa church. Kaya mga pastor, mga preacher, mga teacher, mga prophet, apostle, kami po yung regalo sa inyo ng Panginoon. No? Para sa ano? And of the knowledge of the Son of God, to a mature man, para mag-mature, to the measure of the stature, which belongs to the fullness of Christ. Hanggang sa abutin daw natin ang kalaguan ng Panginoong Jesus. Ang tanong, alam nyo ang spiritual growth ni Jesus na siya'y nagkatawang tao? I believe hanggang ngayon wala pang nakakaabot ng ganong kalaguan. Progressive, continuous pa rin yung paglago natin. At yun ang design natin. Design naman to grow up spiritually into the maturity or fullness of the stature of Christ. Ang tanong, may lumago na ba? O patuloy pa tayo lumalago? Ang sagot, patuloy tayo lumalago. So, patuloy pa rin kailangan yung fivefold ministry gifts. Pag na-attain na natin lahat ito, so, ibig sabihin, hindi na natin kailangan fivefold ministry gifts. Kailan natin ma-attain niya? I believe, sa rapture of the church. Pagdating natin sa presyo pa, hindi na natin kailangan fivefold ministry gifts. Even the nine gifts of the Spirit, hindi na rin natin kailangan. No? Malago na eh.
At saved na naman tayo. So, puri ng Panginoon. So, ngayon, merong, ito ang binigay ng Diyos. Lahat ng paraan para sa atin tayo lumago ay binigay ng Diyos. So, ano ang ating aksyon na ibabalik sa Panginoon? Ano ang ating dapat gawin para tayo mag-mature spiritually? Now, meron pong apat na keys, four keys to spiritual growth. Bilisan natin. Number one, stay connected to God. Now that you are born again, born from above, pinanganak sa kaharian ng Diyos, stay connected to God. Lagi kang connected. Huwag kang madidisconnect. May mga compromiser na Kristiyano, may nabubuhay sa lama, may nagbabackslide, dinidisconnect nila ang kanilang sarili sa Panginoon. Yan ang sabi ni Jesus sa John chapter 15 eh. Ang sanga na hindi connected sa vine tree, matutuyo, hindi magbubunga. At pag hindi nagbunga, pinuputol, tinatapos sa apoy. Huwag na mangyari. Pero ang tunay na interpretation po niya, pag tinapos sa apoy, hindi na marirecover. Eh sabi ng iba, yung pagtapos sa apoy, test yun, test and trials. So hindi yan yung fire of eternity. Hindi yan yung hell. Hindi yan yung lake of fire. So may sabi sa'yo. So pagka yung bang apoy na yun, sabi Jesus, hindi ka nagbunga. Bilang sanga, puputuli ka, itatapos ko sa apoy. Pagsubok ba yun? Fire of test and trials? No. Bakit? Sa fire ng test of trials, pwede mong i-restore yung tao galing doon sa apoy. Galing sa apoy. Pero ang sanga, ginamit ni Jesus illustration, ay realistic, very realistic. Although ito ay figurative, pero very realistic. Pag ang sanga, itinapoy sa apoy at nasunog, hindi mo na mababawi. So patungkol saan yung apoy na yun? A fire ng eternity. Yung ano yun? The lake of fire. Ang Kristiyano hindi nagbunga will be thrown into the lake of fire. Stricto po ang Panginoon. God is love. God is full of grace. Pero kapag hindi ka umayo sa biyaya ng Diyos, inabuso mo ang biyaya ng Diyos, time will come. Baka maputol yung biyaya ng Diyos niya. Maging si Saul, si King Saul, inabuso niya yung biyaya ng Diyos. Even in the Old Testament, meron namang biyaya na ng Panginoon. Inabuso niya yung biyaya ng Diyos sa kanya. Naging matigas ang ulo niya. Kaya buhay pa siya. Rejected na siya ng Panginoon. Namatay si Saul. Okay. So number one, stay connected to God. Paano ka magiging connected lagi sa Diyos? Ingatan mo ang iyong prayer life. Ingatan mo ang iyong prayer life. Sa John chapter 15, verse 4, sabi, remain in me, sabi ni Jesus, and I in you. Just as a branch cannot bear fruit of itself, but must remain in the vine. So neither can you unless you remain in me. Ang sangayon, hindi naka-attach o connected sa vine tree, ay hindi magbubunga. Gayun din naman kayo, unless na kayo connected sa akin, hindi kayo magbubunga. So ang Kristiyano hindi nagbubunga, that means hindi siya connected kay Jesus. Marami siyang ginagawa na compromise, kaya disconnected siya sa Panginoon. Ingat tayo mga kapatid. Ingat tayo. Can we lose our salvation? Of course. Why? Galit dyan ang mga ano. Boss, yung may sabi sa iyo, minamaliit mong biyaya ng Diyos salvation. Totoo po yan. Pinag-iingat tayo ni Apostol Pablo. No? Sinulatan niya ang Corinth. Inulit niya naman niya, ito pangalawang beses ko sinasabi sa inyo, sabi ni Pablo, ang mga maglalasing, ang mga nanira, ang mga pakiapit, mapagsamba sa Diyos-Diyos, ang maglalasing, ang mga gumagawa ng mga carnality, ang mga ganito, etc., 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 nabubuhay sa laman, will not enter the kingdom of God, or will not inherit the kingdom of God. Sinabi rin niya sa Galatia, sabi ni Paul, hindi niyo ba alam na ang gumagawa ng mga ito, mga karnal na gawain, pamumuhay, etc., ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kanino sinabi yun? Anong Galatia? True church o false church? Sagot. Of course, true church. Bitna winner niya. Nanganganib. Huwag kayong magpapabaya. You might lose your salvation. The kingdom of God. Anong Corinth? True church o false church? True church. Kanya nga lang. So, bit sinabihan ni Paul? Nanganganib sila. So, we work out your salvation. Work out your own salvation. Ingatan niyo ang kaligtasan binigay ng Panginoon.
Totoo yan. And in fact, maraming napapunta sa hell na through visions, yung iba naman namatay, ay muling binuhay ng Panginoon. They all testify na magkakaiba sila sa ibang bansa, ibang tao. Parang-parang testimonies nila. At sabi nila, nagulat sila. Bakit? In hell, there are many Christians in hell. Mga carnal Christians, mga Christian compromiser, mga backsliders sa Christian, mga Christians na inabuso ang biyaya ng Diyos, they're now in hell. See? Sabi, ay, hindi totoo yan, kalokohan yan, hindi siya Diyos yung patuloy. Paano kung totoo? Ang magsasabi lang na hindi totoo, ay compromiser. Huwag mo na sabihin hindi totoo, mabuhay ka na at sumunod ka na sa Panginoon. Amen. Okay, number two, obedience. No? Sabi sa Acts 5:32, ang Holy Spirit binibigay sa mga sumusunod sa Panginoon. No? So be obedient. At sabi sa Job chapter 36 verse 11, if we will serve and obey God, we will prosper. No? Job 36 verse 11. So mahalaga ang obedience. Listen mga kapatid. Ang tunay na Bible faith. Ang tunay na Bible faith ay may kaakibat na obedience. Walang faith na hindi may kakambal na pagsunod. Magkakambal po yan. Once sinabi mo, I believe, that means a manifestation ng faith niyan or believing mo ay pagsunod sa Panginoon. Kagaya ni Abraham, Abraham believed God. Kaya sabi doon, and it was, ano, credited by God for righteousness. Sumunod si Abraham. Abraham believed God. Eh, anong ginawa ni Abraham? Sinunod niya ang Diyos. Abraham, offer your only son sa akin, sa Mount Moriah. Sinunod ni Abraham? Abraham, pumunta ka sa lupain, hindi mo alam, hindi mo nakikita. Sumunod si Abraham. So, ang tunay na biblical faith ay faith na sumusunod. May kakambal po yan na pagsunod. Kaya ang faith na hindi sumusunod, hindi tunay na Bible faith. Hindi tunay na Bible faith. Sapagkat ang Bible faith, faith na tinuro ni Jesus, ay faith na may kakambal na obedience. Kaya nga tinyalis ni James eh, sa sulat niya sa Book of James. Show me your faith without works, and I'll show you my faith with works. Hindi mo ba alam, faith without work is dead. Ano ibig sabihin niyan? Works for salvation? No. Yung works na yun ay work na obedience. Doing the work of God. Pakita mo sa akin ang panampalataya mo na walang works or meaning faith mo na hindi ka sumusunod. Yun ang point ni James. Ipakikita ko naman sa iyo ang panampalataya ko na marunong sumunod. Faith with works. Yun ang point niya. Hindi works for enabled to be saved. Hindi yun. Kundi works na bunga. Now that you are saved, you must bear fruit. Ano yung bunga na yun? Bunga ng pagsunod sa Panginoon. At bunga ng pagsunod sa Panginoon, you will bear fruit with the fruit of the Spirit. Love, joy, peace, long suffering, meekness, gentleness, goodness, temperance, and faith. Yung works na sinasabi ni James ay hindi works to be saved. No? Ang sabi ni Paul sa Ephesians 2:8, naligtas tayo by the grace of God through faith. Wala tayong ginawa, kundi manampalataya sa Panginoon. Hindi natin kaya iligtas sa ating sarili. Dahil tayo na ng palataya, kinuha tayo ng Panginoon, pinanganak sa kaharian ng Diyos. Now, ang second step, ay ito. Ito ang second step natin. We must obey God. And that is Bible faith. Obedience is Bible faith. We must obey God. Napakahalaga po. So, ang secret ng paglagoy spiritual, isa sa mga key, ay obedience. Kahit ikaw ay full of knowledge of the scriptures, of the Bible, kahit ikaw ay nag-aaral sa Bible school, kahit ikaw naging pastor, kahit ikaw, whatever. Pero kung hindi ka marunong sumunod, wala kang obedient heart, laging taliwas yung buhay mo sa salita ng Diyos, hindi ka lalago spiritually. Hindi ka lalago. Kahit anong tasa posisyon mo, self-appointed lang yan. Or man, appointed you to become pastor, evangelist, o ano, o bishop. Ang tunay nagtataas sa atin ay ang Panginoon. Tunay nagpapalago sa atin ang Panginoon. Once you obey God, every time you obey God, humahakbang ka pataas sa stairs
You obey God, humahakbang ka. Parang yun sa panagid ko, humahakbang sa stairs. Ang spiritual goal, para ka humahakbang sa stairs. Then, naka-encounter ako ng butas na, na bahagi, iniwasan ko. Habang lumalago ka, be aware, no? Be sober, be vigilant. Your adversary, the devil is like a lion roaring lion seeking whom he may devour. Be aware na may mga trap na ilalagay sa'yo habang lumalago ka. Every time you step by faith, every time you obey God, step by faith yan, lumalago ka. One step at a time. Progressive ang paglago. Progressive ang paglago. Kaya ang tunay na lumalago spiritually ay yung tao na palaging sumusunod sa Panginoon, one step at a time, obey, 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 obey para kung humakit sa hagdan, pataas, pataas, from one level to another level. At mangyayari, habang lumalago ka, ma-experience mo yung paglago rin ng faith from one level of faith to another level of faith, from faith to faith. Then habang ikaw ay sumusunod sa Panginoon, ma-experience mo yung kalaguan, pagdaki, pag-increase ng grace of God sa iyong buhay, from one level of grace to another level of grace, from grace to grace, sinasabi sa Bible. Then habang sumusunod ka sa Panginoon, naranasan mo yung paglago mo sa glory ng Diyos, from glory to glory, lalo ka nagiging kamukha ng Panginoon as you grow up spiritually from one level to another level. The more you obey God, the more you will become like Him. So, another key for spiritual growth is obedience. Then, third key is humility. God releases His grace to those who are humble. 1 Peter chapter 5, verse 5. God will promote, God will exalt. Palalaguin ng Diyos ang tao, manampalataya, at pagpapalain ng Diyos ang tao na marunong mag-humble sa ilalim ng kamay ng Diyos. 1 Peter chapter 5, verse 5 and verse 6, God resists the proud, but He gives grace to the humble. Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, and He will exalt you in due time. That's about humility. So, promotion comes from the Lord. Spiritual growth comes from the Lord as you humble yourselves. Kahit ikaw ay, pambalansin po ito eh. Kahit ikaw ay stay connected to God, no? At obedient ka, pero ang puso mo ay puno ng pride, hindi ka lalago. Kailangan mag-match po ito. You are continually connected with God, then obedient ka sa Panginoon, then with the humble God, humble heart, you are obeying God. That's it. Ulitin ko, kahit puno ka ng knowledge, kahit ikay masunurin, pero ang puso mo mali, hindi humble, kundi meron kang pride sa puso mo. O, ako sumusunod sa Panginoon. Ito, sino sa mga kapatiran na ito ang pinakamasunurin? E di ako. Sunod ka nga sunod, pero ang puso mo ay hindi tama, mapagmataas. That's not humility. You will not grow up spiritually. So, pambalansi ito. Stay connected to God, obedience, humility. No? Si Jesus ang first step na ginawa niya when he became man, he humbled himself. Nagkatawang tao siya, iniwan niya ang yaman ng langit. Even his omnipotent, omnipresence, omniscience, iniwan niya. Hinubad niya. May hinubad siya, hindi ang pagka-Diyos. Hinubad niya yung kanyang privilege as God. At nagmistula siya na tao. He humbled himself. Hanggang sa kamatay sa cross, he humbled himself. Philippians 2, verse 5 hanggang 8. So, mahalagang humility. Si Satan ang nag-invento ng pride. He rebelled against God because of pride. He established his own kingdom because of pride. At ang pride na inject ni Satan through Adam sa whole generation. Kaya lahat ng tao may pride. Now, it's about time. Dumating si Jesus. He introduced the power, the force of humility. Siya kauna-unahan na nag-demonstrate ng power ng humility. He submit himself. Ang taong humble sa Diyos, nagsasubmit sa Diyos, sumusunod sa Diyos. He obeyed the Father. He submitted his life to the Father. He died on the cross because of his humility. Si Satan, ninakaw niya ang planet Earth. Ninakaw niya ang tao by his pride. Ang Diyos, nabawi niya ang mundo. Nabawi niya ang mga tao through his humility. Contrast. Now, the last key is patience. No? Hebrews 6:12. Through faith and patience, they inherit the promise of God. Kaya nananampalataya sa Diyos, obedient ka sa Panginoon,
sumusunod ka sa Panginoon. May ka-partner yan, patience. Bakit? Pagka wala kang patience, kahit ikay connected sa Diyos, obedient ka, humble ka, tapos na walang ka ng patience. Lord, bakit ganito? Masunuri naman ako, nalampaltayan naman ako, connected naman ako sa iyo. And then ganito nangyayari sa buhay ko. Hindi ko maintindihan. Lord, ano to? Nawala ka ng patience, nagduda ka na sa Diyos, nagko-complain ka na sa Panginoon, nawala ang patience mo. Then, gumuho lahat ng itinayong pundasyon, gumuho ang obedience, gumuho ang humility, gumuho ang pagiging connected mo sa Panginoon. So, ang bottom line ito, pinaka-importante rin, isa sa mga importante, patience. Anong patience? Sabi ni Joyce Meyer, dinifying na patience is waiting. Waiting, naghihintay ka sa Panginoon, waiting with the right attitude. Habang naghihintay ka sa Panginoon, tama ang puso mo, hindi ka nagre-reklamo, no? You're rejoicing in the Lord, kahit may tests and trials, you are waiting with the right attitude. Hindi yung naghihintay ka, Lord, ba't ganito? Naglingkod naman ako sa iyo. Bakit yung pinagpala? Bakit ka? Tama, mali ang attitude mo. Ano man mangyari? Wait upon the Lord with the right attitude. Lalakas ka, lalago ka spiritually. No? Kaya, pag nakompleto mo ito, maraming keys, pero ito mga major keys. No? Of course, dilagan ng Diyos, ang salita ng Diyos, ang prayer, nandito po yun. Eh. Obey God. Obey His word. You have the word of God. Then you must obey it. Kahit may word of God ka, hindi ka nang obedient, hindi ka lalago. Okay, so repasuhin natin. Ano ang four keys to spiritual growth? Stay connected to God. Number two, be obedient. Obedience, ha? Obedience. Yung salita, obedience. Number three, humility. Number four, patience. Isaiah 40 verse 31. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up their wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Hindi ka mapapagod. Hindi ka manghihinawa. Hindi ka magbabackslide. Hindi ka mag-question sa Diyos. Hindi ka mag-alilanga. You will remain faithfully serving God kung meron kang patience. That patience is being developed during tests and trials. Hindi kagaya ng faith. Ang faith na di-develop kahit wala pang tests and trials. Once you read, meditate the Word of God, the more Word of God you have, the more faith na magkakaroon ka sa puso mo. Nadi-develop ang faith kahit wala pang tests and trials. But ang patience, hindi po ito nadi-develop unless na ma-experience mo ang tests and trials. Patience is being developed during warfare. Patience is being developed in the wilderness experience. Wala kang choice. Doon nadi-develop yan. Kaya kung ikaw makaranas ng wilderness experience, take it with patience. Be patient. No? Because patience is a force, mighty force from the kingdom of God. So, during wilderness experience, be patient. Wait on the Lord with the right attitude. So, purihin ang Panginoon hanggang dito na lamang po. No? So, I hope marami po tayo natutunan, makuha sa Panginoon. At pakishare po nito ang ating video. At ito po ay isa sa mga video makakatulong sa spiritual group ng bawat isang Kristiyano. No? At so, lahat lang ito nasa Bible po. No? So, patience, Hebrews 6:12, 1 Peter chapter 5 verse 10. No? Finally, yung mga tests and trials na experience natin, ang bandang ending yan, it will establish us. Firmly sa Panginoon. So may katuturan. Ano? Kaya nag-undergo tayo test, trials. No? Ano yan eh? Inaalo ng Panginoon to make us strong. Then may choice ka during test and trials, during wilderness experience, may choice ka. Either you choose to backslide, choose na magtampo ka sa Diyos, choose na question yung Panginoon, choose na mag-ingay ka, or you choose to remain silent. You choose to be patient and remain humble, obedient to God, stay connected with the Lord Jesus Christ. Let's pray. Panginoon, maraming po salamat sa umaga ito sa amin pong napakinggan na yung salita. Lord, ito po ay makakapag-establish sa amin ng matatag. Ito po ay pundasyon namin, Panginoon, para kami mga bahay na ang foundation ibinaon namin sa ibabaw ng bato at ibinaon pa namin sa loob ng bato na kung dumating ang malaking bagyo or tidal wave or anumang malakas na hangin na problema ng buhay, we cannot be moved because our foundation is firmly
established the word of God firmly, na ito ay deeply rooted, Panginoon, grounded sa salita ng Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon, at patuloy po namin na idinadalangin, O Lord, ang mga nangangailangan ng kagalingan. Idinadalangin po namin si Edith Terrado na continuous healing po, Panginoon, si Sister Edith Terrado, at ganyan din po, idinadalangin namin ang ibang mga kapatid na nasa COVID. Lord, continue to heal them in the name of Jesus. Lord, Father God, bless our viewers, bless our partners, bless those people who are blessing us. Lord, bless these people, Lord, na kasama namin sa worship service ito. Thank you, Father God, for releasing your blessings upon your people. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit, we receive abundance of grace. In Jesus' name, be blessed. Amen and amen. God bless you all. Amen.